بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه وآله الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن. أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء في سورة الشعراء verse 205 to 207. سورة الشعراء verse 205 hingga 207. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. صدق الله العلي العظيم. ang topic natin ngayon ay sa Suratul Qadr ang pag-usapan natin ngayon, at meron siyang limang ayat, no, verses. Meron siyang limang verses sa Suratul Qadr. Kahapon ang pinakamaikli, tatlo lang ang versikulo sa Quran, no? Kahapon 3 lang, ngayon 5 ang verses sa loob ng Suratul Qadr. Ang ibig sabihin ng Suratul Qadr, bago natin anuhin, talakayin itong sura. Ang ibig sabihin ng Al-Qadru, ibig sabihin ng Al-Qadru, yani kapasiyahan. Yani destiny, no? Kapasiyahan, yani Laylatul Qadri, yani gabing, ang mga gabi na, ang gabing ng kapasiyahan. Yani, night of destiny. Ha? Kung sa English, kung baka sa English ay night of destiny o kaya gabi ng kapasiyahan. Subalit, bago tayo magpunta sa ayat na yan, no? alamin natin muna kung bakit bumaba o kaya pinanaog ng Diyos itong ayat o kaya verses ng Quran o kaya sura ng Quran, Suratul Qad. Anong dahilan bakit ito ibinaba o kaya pinanaog ng Allahu Ta'ala, no? Ayon sa report ng mga companion ng Propeta Muhammad, sa Suratul Shu'ara na, no? Suratul Shu'ara 205 hanggat sa 207. Itong ayat na ito ay bumaba din dahil isang araw, sabi ng report ng mga companion ng Rasulullah, mga kaibigan, kasama ng Rasulullah, sabi niya, isang araw, Rasulullah kana jalisan wal husnu yu'rafu fi wajhihi. Isang araw, nakaupo ang Rasulullah at napansin ng mga companion, no? Napansin ng mga companion, yu'rafu fi wajhihi, al huzn fi wajhihi. Yani, napansin ng mga companion ng propeta ay masyadong lungkot, nalulungkot talaga ang Rasulullah. Mapapansin nila sa mukha ng Rasulullah, yani sobrang kalungkutan ng
Rasul sallallahu alaihi wasallam. So sa panahon na yon, dumating ang Jibril, no? Anghel Gabriel. Sa Tagalog, no? Jibril sa ano, sa ano yan, sa Arabic, na ang Jibril na yan si ang tagadala ng ano, mensahe galing sa Diyos papunta sa lahat ng propeta. Ha? Sa kapanahunan man ng Adam, no? Sa kapanahunan man ng Adam hanggat sa kahuli-hulihang propeta ng Diyos ay ang nagdadala ng mga mensahe ay ano, sino? Yung anghel Gabriel o kaya Jibrail. Dumating ang Jibrail, sabi niya, "Ya Rasulullah, napakalungkot mo ngayon." Ngayon, sabi ng Rasulullah, tama, sabi niya, ya Jibrail, tama ang nakita mo sa akin dahil kagabi sabi niya, napanaginipan namin, naginip ako na sa nakita ko sa ano ko, sa panaginip ko na ang si Muawiyah, Muawiyah ibn Abi Sufyan ay akyat, umaakyat o kaya ano yan, palaging umaakyat sa aking mimbar, yung ganyan, yung mimbar na kanyan, no? O, umaakyat at pababa, tapos babalik naman pataas at bumababa. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, bakit parang ang ano, yung mimbar ko ay inangkin ng ibang tao, si Muawiyah, no? Sabi ng Jibril alayhi salam, sabi niya, wala akong alam diyan, pero babalik ako sa Diyos, tatanungin ko kung ang kahulugan sa nakita mo sa ru'ya. Anong ru'ya yan? Panaginip, no? So sabi natin, uy, nananaginip din tayo, no? Kung minsan. Pero totoo ba yan o hindi? Iba yun, no? Yung dream ng Rasulullah o kaya yung pangitain ng Rasulullah, iba yun sa pangitain natin. Kaiba yun. Okay? Dahil tayo, no? Kung minsan, kaya nga, kinakailangan kung matutulog tayo, no? Dapat naka-udo, naka-abdas. Dahil kung palagi kang naka-abdas, ha? Yun ang tinatawag ng Rasulullah na parang habang buhay ka na ano, dalisay, malinis. Yani, matutulog ka na nasa ano ka, sa kalinisan. Dahil ang pagtulog ay half of death, di ba? Half of death yun. Baka la samahallah, huwag sana mangyari na hindi na tayo magigising. Pero inshallah mamaya, ituturo ko rin kung ano ang babasahin natin, no? Okay? So, umakyat ang Jibril, nag-report sa Allah, sabi niya, tapos hindi kinalaunan, bumaba agad ang Jibril at dala-dala niya itong ayat na ito. Itong ayat na sinabi natin sa Surat As-Su'ara, ay 205, ito ang bit-bit o kaya dala ng Jibril alayhi salam sa kanya. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surat As-Su'ara, sabi niya, "Apara'aita in matta'nahum sinina." Ito ang sagot ng Allah sa yung panaginip niya na nakita niya sa kanyang panaginip na ang Muawi ay umaakyat, pababa, umakyat, pababa. Sabi ng Diyos, "Apara'aita." Kung ganun sabi niya, ano sa palagay mo, kung sila ay hayaan namin ng hayaan namin magpapakasaya sa maraming taon. Yani aparaita. Ano sa paningin mo kung hayaan namin ang mga taon na yan ng kasayahan, yani magpapakasaya sila sa maraming taon. Ano ang makikita natin? Yani makikita nga natin ang mga tao na kung minsan sa karangian sa dahil siguro sa karangian nila sa buhay, maraming pera, karami ng pera ay malusog at nandoon sa kanila ang kaligayan lahat, no? Natatamasan nila ang lahat ng nagugustuhan nila ay makukuha nila. Sabi ng Diyos, ano kaya sa paningin mo kung
kung sila ay hayaan naming magpapakasaya sa maraming taon. Okay? Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Pagkatapos sabi ng Allah, ay dumating sa kanila ang kaparusahan na sa kanila ay ipinapangako. Yani, ang mga taon na yun ay nagpakasaya sa maraming taon, pero isang araw ay dumating sa kanila ang kaparusahan kung saan ay nakatakda yun sa lahat. Ha? Nakatakda yun sa lahat. Nakatakda na ipinangako sa mga taong nagpakasaya pero wala silang pag-alala sa Panginoong Diyos. Di ba? So, yani malimutin. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Pagkatapos na dumata sa kanila o kaya ipaparating sa kanila ang nararapat na darating sa kanila ng kaparusahan. Ma'agna anhum ma kanu yumatta'un. Ano sa palagay natin, no? Yung maraming pera. Pwede ba nating bilhin ang kamatayan o kaya ang ating punishment? Ha? Pwede sa Pilipinas available yung mga ano, kung marami kang pera, ha, kahit 1 million, okay, I will give you 1 million. Paano yan? Ano mo lang ako, no? Palayain mo lang ako. Okay, 10 million kaya nangyari ngayon, no? Okay? Hindi kita anuhin. Bahala ka na, parang wala ko nakita. Pero, every week, bibigyan kita ng 7 million. Hindi, masaya ka. Pero anong sinabi ng Diyos? Ha? Ano kayang nakikita natin kung ano yung pagpapakasaya na yun ay ano, ilang taon? Sila ba ang aming ano? Sila ba ang binibigyan namin ng biyaya? Ibig sabihin ba na ganun yun? Sabi ng Allah, hindi. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Darating ang isang araw na ano, ang ipinangako sa mga taong walang pakialam sa Diyos, ha, walang pakialam sa kanilang sarili, darating yung kaparusahan na yun. Tapos anong mangyari sa pera nila? Ma'agna anhum ma kanu yumatta'un. Yung pinagpawisan natin ilang milyon, no? Kung darating ang kamatayan, ano kaya mangyari? Ha? Maiwan. Ha? At ang pera natin kung sino-sino ang makikinabang. Mga anak natin din, mga kapatid, kumisan, ha? Magkakagulo ang magkapatid dahil sa pag bakit sabi niya konti lang sa akin? Di ba? Ma'agna anhum ma kanu yumatta'un. Sabi ng Allah, ang lahat ng bagay na kanilang nilikom, ha? Na naipon ng mga pera, ha? Makano hindi din yung makakatulong sa kanila sa kabilang buhay. Maiwan lang yun. Ang ano lang nila, ano yung ganito? Ano yan? Damit, no? Ano yan? Anong tawag dito? Tela lang. Tatlong klase yun. Tatlong klase, no? Yun lang ang madadala ng ano. Wala na tayong madadala. So, ang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Prophet Muhammad dahil sa kanyang kalungkutan na nakikita na inaangkin ang kanyang kapangyarihan ng ibang tao, sabi ng Rasulullah, sabi ng Jibril alayhis salam, sabi niya, wama ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, ha? Wasyajaratul mal'una fil Qur'an. Syajaratul mal'una fil Qur'an. Wa nukhawwifuhum fama yuziduhum illa tughyanan kabira. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah sa dala ng Jibril, yung sagot sa ano niya, sabi niya, yung nakita mo na ru'ya, panaginip, no? Yan sabi niya ay, ang ibig sabihin dyan, may mangyayari na fitna. Yani, ano yan? Yung mga ano, yung, ano yan? Yung fitna, anong fitna sa Tagalog? Yung mga, ano yan? Mga chismis na ano? Yung mga kaguluhan, no? Ha? Ang mga kaguluhan na may mangyayari sa mga tao at kagagawan yan ng mga sajaratun mal'una fil Quran. Ang ibig sabihin ng sajaratul mal'una, yung isang tree na ano, curse ng Allah.
pinaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shajaratul mal'una. Walang shajaratul mal'una na trees tapos under curse ng Allah. Wala. Pero balaka yun, no? Hindi yung totoo na trees. Meron isang tao, ha? Siya ang nagiging dahilan ng kaguluhan sa mundo. Siya. At walang iba, sabi ng Rasulullah, yun ay Bani Umayyah. Bani Umayyah, ha? Mga pamilya niya, no, ni Muawiyah ibn Abi Sufyan, anak ng number one enemies ng Islam. Di ba? Muawiyah ibn Abi Sufyan, yun ang dahilan kung saan, ha, hanggang ngayon ang lahat ng pamilya ng Rasulullah, ng Ahlul Bayt ay pinapatay. Dahilan sa nangyaring selosi, selos, pagsiselos sa kapanahonan ng Rasulullah sa yung pagbibigay ng leadership ng Ka'batullah o kaya Makkatul Mukarrama. So ang nakita ng Rasulullah na akyat baba, umaakyat, bumababa ang Bani Umayya, ibig sabihin doon, sabi niya, magkakaroon sila ng kapangyarihan, kukunin nilang magiging mulok, magiging sultan sila ng mga tao for how many years? For how many years? 1,000 years. Magiging makapangyarihan ang Bani Umayya sa Islam pagkatapos ng Rasulullah. Sabi ng Rasul, Ya Jibrail, ala ahdi, mangyayari iban sa kapanahonan ko, wayakununa fi zamani, at mangyayari itong fitna na ito, o kaya itong mga kaguluhan na mangyayari sa Islam ay sa kapanahonan ko mangyayari. Sabi niya, hindi. Sa kapanahonan yan kung saan wala na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng kanyang pagka-martir. Yan ang dahilan kung bakit bumaba itong Suratul Qadri. Ang dahilan ng pagbaba, ha, pagpapanaog ng Allah ng Suratul Qadri ay dahilan sa yung panaginip ng Rasulullah na nakita niya ang si Muawiyah na akyat baba sa kanyang mimbar. Gaya niyan, no? Yung mimbar kung saan ginagamit niya ang pag-sermon sa mga tao sa masjid, di ba? Mimbar ang pagtawag yan, yung ganyan. Nasa likod ko, no? Mimbar ang pagtawag. Nakita niya, umaakyat. Kung sino man sa inyo ang nakapunta sa Makkatul Mukarrama, sa Madina, no, nakapag-hajj o nakapag-umra, makikita ninyo sa puntod ng Rasul, Shrine, meron ditong mimbar, ganyan, mataas, ha? Ang sa pagitan ng puntod ng Rasul at saka yung mimbar na yun, yun ang tinatawag na Raudatul Jannah. Yani yung Rauda al-Jannah, kung saan mag-pray ka ng dalawang rakat doon. Sunnat yun, no? Mimbar ng Rasul. Makikita niyo yun. So, sabi ng Jibril alayhis salam, yan may mangyayari na kaguluhan pagkatapos na kung saan ang lahat ng iyong pamilya ay papatayin ng taon na yan. Pero for 1,000 years, bumaba agad ang ayat na ito, Inna anzalnahu fi laylatil qadri. So, ang dahilan ng pagbaba ng Suratul Qadr ay dahilan sa panaginip ng Rasulullah sa Suratul Su'ara 205, okay, up to 207, na tinanong ng Allah, hindi ibig sabihin kung nabigyan ka ng pagkakataon mamakapera, ha, nagpakabusog ka sa milk, sa kapangyarihan, ay ikaw na ang tinutulungan ka ng Diyos, o kaya nasa iyong tulong ng Diyos, ng Allah, hindi iyon. Dahil, kung nagkamali tayo sa pera na nalilikom natin, ha? Kung nagkamali tayo sa pera na nakuha natin sa ating buhay, na iipon natin, at gagamitin natin yun sa walang kabuluhan, we will be accountable for that. Sa kabilang buhay ay, ha? Hahatulan tayo ng kaparusahan kung hindi natin magamit sa kabutihan. O kaya, kung saan nang gagaling ang pera na yun, ha? Hindi galing sa sa halal, ha? Galing sa ninakaw o kaya galing sa panlunok ko, ha? Hindi mo pinagpawisan, ganun din ang kaparusahan, hahatulan ka rin ng
ano, impyerno o kaya kasalanan. So, ngayon punta tayo sa Suratul Al-Qadri. Suratul Qad, at least alam natin ang dahilan ng pagbaba ng ayat na ito o kaya sura na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Memorize na niyo. Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Ha, ano itong ayat na ito? Inna katotohanan, anzalnahu, yani ipinanaog namin, ha, ang hu. Ang hu nasa kalima na yun, sa salita na yun. Inna anzalnahu. Ang mayroon hu, no? Katotohanan, ipinababa namin o ipinanaog namin ang hu. Ang hu dito ay Quran. Ipinanaog namin ang Quran. Quran, yung aklat ng mga Muslim, ha? Ang Quran fi laylatil qadri, ha? Sa gabi ng al-qadri. Ano ibig sabihin ng al-qadri? Yani, ha? Destiny o kaya kapasiyahan. Gabi ng kapasiyahan. Ha? Anong kapasiyahan na 'yan? Ano ang destiny na 'yan? So iyon, no? Balikan lang natin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Katotohanan, ipinanaog namin ang Quranul Karim sa gabi ng kapasiyahan, yani al-qadr. Pangalawa, wama adraka ma laylatul qadr. Ano ba talaga ang laylatul qadr na yan? Ano talaga ang kahalagaan na yan? Bakit tinawag siya na ano? Gabi ng kapasiyahan. Ha? Ano ang ibig sabihin? Wama adraka ma laylatul qadr. Ano ba talaga, paano ba talaga natin mamalalaman ang kahalagaan ng ano, gabi ng kapasiyahan na yan? Sabi ng Allah, number 3, Laylatul Qadri. Ang gabi ng kapasiyahan na yan, ano? Khairun. Khairun. Ano yung sabihin ng khairun? Ha? Ano? Mabuti, khair? Mabuti? Ha. Higit pa sabi niya sa isang libong buwan. Higit pa sa ano, sa isang libong buwan. Yani khairun min alpi. Khairun yani higit. Alpi yani 1,000, 1,000. Ano, shahrin, yani higit pa sa ang kahalagaan ng Laylatul Qadr sa 1,000 ano, 1,000 buwan. Ha, 1,000 buwan yani 83 years and 4 months. Diba? 83 years or 5 months, something like that. 83 years. So, yun ang number 3. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ang Laylatul Qadr, ang gabi ng kapasiyahan ay higit pa mabuti sa, o higit pa ang kabutihan noon sa ano, sa 1,000 ano, buwan. Yan, ibig sabihin doon, sa gabing yun, kahit ano man ang gawin mo, magdamag na night vigil, ika nga, no? Yan, hindi ka matutulog sa isang gabi na yun. Ang gagawin mo ay magbasa ka lang ng Quran. Or, magtuturo ka ng pagbabasa ng Quran. Gaya ng mga halimbawa, bagong yakap, hindi mo alam ang pagbabasa. Ha? Sikapin mo na makabasa ka ng Quran. Hindi ka nakatulog sa pagbabasa lang. Isa na rin yun, ano? Gawain. Ibig sabihin, ang lahat, kung ano man ang ginawa mo sa gabing yan, ha, you will be entitled to receive, ano? 1,000 months reward. Ha? That is equivalent to 83 years and 4 months. Yun ang Laylatul Qadr na yan. Pero, wama adraka, ano ba talaga ang ano kahalagaan nun? Hindi pa natin alam, inshallah. Ang pangapat ay tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzal. Ha? Ano? Anong ibig sabihin ng malaika? Anghel, no? Sa gabing yan, tanazzalul malaika. Yani, ha? Bababa ang mga anghel. Kasama ang ruh. Ha? Tanazzalul malaikatu warruh. Yani, bababa ang mga anghel dito sa mundo. Ha? Sa lupa. Kasama ang ano, ar-ruh.
Ang ruh, sabi ng hadis, ruhul amin. Yani, kaluluwa ng ano, pinagkakatiwalaan ng Diyos. Sino yun? Ha? Yung ruh na pinagkakatiwalaan ng Allah para magdadala ng ano, ng mensahe galing sa Allah papunta sa mga propeta. Sino yun? Ha? Jibrail. Yani, anghel, Gabriel. Diba? Anghel, Gabriel. Ruhul amin, yani, yung kaluluwa na, spirit na, pinagkatiwalaan ng Allah para ha, magdadala ng mensahe galing sa kanya papunta sa ha, propeta. Sa panahon pa yan ng Adam, hanggat sa Nuh, Ibrahim, David, ha, Musa, Isa, at Pundilas, Prophet of Islam. Iisa lang yun. Ha, dahil lang, iisa lang ang relihiyon, di ba? Sinabi natin, isa ang Allah, isa rin ang relihiyon na Islam. Ha, isa rin ang nagdadala, wala ng iba. Okay? At hindi yun namamatay. Last siyang siyang mamamatay. Ha. Wala tayo doon. Inshallah, baka sa susunod na pagpunta natin, kasama yan sa mga subject. Sino ang ruhul amin? Ano yun? Ha? Inshallah. So, tanazalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Sabi ng Allah, bababa ang mga malaikat at sa kanya ang mga ruhul amin fiha, sa gabing yan, ha? Sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at magdadala ng kahit anong ng amrun at dadalhin niya ang bawat ano, ang bawat sa gabing yan dadalhin niya ang ano, ang amrun, ang mga bagay, ha, mensahe galing sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, sa lupa na ito. Yani, amrun, anuman ang pangangailangan ng tao dito sa mundo ay ha, dadalhin ng mga malaika, ng mga anghel na yan dito sa mundo, baba, pagbaba nila, no? Pero kanino, ha, saan, dahil wala nang rasul ngayon, wala nang propeta, kanino, sino ang pagre-reportan ng mga malaika, ng mga anghel, ha, inshallah, baka, baka pala rin tayo na maabutan natin sa wakto. Okay, ma-explain natin yun. Fiha biidni rabbihim min kulli amrin hatta matla'il fajr. Yani, sa gabing yan, ang tagal ng mga malaika, ang mga angels, anghel, at ruhul amin, ha, mag-i-stay sila, mananatili sila dito sa mundo, ha, hanggat sa, ano, dumatal, o kaya dumating ang bukang liwayway. Yani, fajr. Yani, hatta matla'il fajr. Yani, magdadala ang lahat ng mga anghel na yan at ruhul amin galing sa Allah, mula sa Allah, ng lahat ng kapayapaan, lahat ng kabutihan, ha, para sa alipin ng Diyos sa mga nanampalataya na tunay na alipin ng Diyos dito sa mundo. At mananatili sila rito hanggat sa yatla, yani, lumabas o kaya dumatal ang ano, bukang liwayway. Yun ang fajar. Yani, after fajar, ano, babalik na sila sa itaas ng langit, sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yun ang kahulugan ng limang ayat na ito. Okay? Walang sual, walang tanong? Okay. Isa-isa natin, no? Inshallah. Bakit tinawag na al-Laylatul Qadr? Okay? At unang-una, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Katotohanan, ipinanaog namin ang Quran. Ang Quran na yan, kailan dumating dito sa dunya, dito sa mundo. At bakit kinakailangan ang Quran, aklat ng Islam, ha, itong Quranul Karim, kailan siya ipinanaog ng Allah? Ha? Kailan yun? Of course, yes. Ha? Pero, kailan, anong araw o kaya anong buwan? Ha? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ipinanaog namin ang Quran na yan sa gabing, ha, ng kapasiyahan. Kapasiyahan. Pero, ang Quran, alam natin ilang chapter yon. Ha? Ang Quran na yan, ilang chapter ba ang Quran? Ha? 114?
chapters. Hindi ba? 114 chapters ng Quran at 30 ano? Jude, di ba? Ang kabuhan ng Quran, itong ayat na ito, ang tinutukoy ng Quran ng Diyos diyan. Bumaba ba ang the whole Quran, ang kabuuan ng Quran dito sa mundo? O paano? At kanino ipinababa ng kanino ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabi niya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, yani nazala al-Quran ila al-baitil ma'mur fi lailatul qadr. Yani hindi yung kabuuan ng Quran ang bumaba sa Rasulullah, hindi. Ha? Ang sinabi ng Quran, ang sinabi rito, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kung tingnan natin ang kahulugan noon ay as if ang the whole Quran, yung 114 chapters ay isang beses lang bumaba dito sa mundo. Ha? Kung tingnan natin, dahil ang hu doon, huwa, yani, papunta yun sa Quran. Ibig sabihin, di whole ba Quran o hindi? Sa ibang ayat ng Allah, sa ibang ayat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa Suratul Isra, yani Suratul Isra, makikita natin dito sa Suratul Isra 106. Kasi baka tanungin kayo, magtanong kayo na itong Quran ba ito? Di whole Quran ba bumaba sa dito sa mundo? Ha? Or unti-unti? Ha? Unti-unti ang pagbaba ng Quran. So, paano natin makikita na unti-unti ang pagbaba? Okay? Sa Suratul Isra, verse 106, Suratul Isra, no? 106. Sabi ng Allah, wa Quranan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala makathin wa nazzalnahu tanzila. Dito sa ayat na ito, Suratul Isra, makikita natin ang pagbaba ng Quran hindi one times lang, hindi dup'atan wahida, hindi isang beses lang na bumaba. Sabi niya, wa Quranan, itong Quran, aklat ng Diyos, itong Quranul Karim, faraqnahu, yani pinaghiwalay-hiwalay namin. Ang pagbaba ng Quran na yan ay pinaghiwalay-hiwalay namin. Yani unti-unti. Ha? Litakrauhu alan nas, para basahin ng Rasulullah, iparating ng sugo ng Diyos sa mga tao na hindi lahat-lahat, hindi agad-agad. Yani hasabil haza. Yani kung ano man ang pangyari sa panahon na yan, yun lang ang ayat na mabababa. Yani kung ano ang nangyari sa panahon na yan, kung ano ang kailangan sa kapanahonan na yan, yun lang ang bababa na verses ng Quran. Ibig sabihin doon, kung tingnan natin sa history ng Islam, ang pagbaba ng Quran, ha, hindi isang beses lang. Sa loob ng 23 years, ha, wa Quranan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala makathin. Yani hiniwalay namin ang pagbaba ng Quran dito sa mundo, ha, hasabil haza, sa loob ng 23 years. 23 years na 'yon, 'yun ang yun ang panahon kung saan 13 years nag-spread, ipinalaganap ng Rasulullah ang Islam sa Makkah, 13 years, sa loob ng 13 years, at 10 years naman saan? Sa Madinatul Munawwara. Dahil dalawa man yun, no? The time na hindi na siya, he was not allowed to preach Islam in Makkatul Mukarrama, there were already, meron ng mga mudayakat, yani meron ng pressure galing sa mga, galing sa mga Quraysh. At namatay na rin ang kanyang one defender na Abu Talib, namatay na, wala na siyang defender. Kasi ang Abu Talib, ang kanyang uncle, ay leader ng mga Christians sa Makkatul Mukarrama at saka sa Duhul of Arabia at that time. So dahil siya ang leader at kanyang uncle, hindi basta-basta na pwede nang patayin ang Rasulullah dahil nandun ang kanyang uncle na leader nila.
Pagkamatay noon, uyon, nag-order ang Allah, ya Muhammad, umalis ka na dyan sa Makkah, magpunta ka na sa Madina. Yun na yan ang Madinatul Munawwara ngayon. Di ba? At doon sa Makkah, ang tagal niya nag-preach ng Islam, 13 years. Doon naman sa sa Madinatul Munawwara, ha? Ang tagal niya doon ay 10 years bago siya namatay. So ibig sabihin, ya, wa Qur'anan paraknahu litakrahu, yung Qur'an na yun ay hiwa-hiwalay na bumaba, pinababa ng Allah dito sa mundo sa loob ng 23 years na kinakailangan ng Rasulullah para iparating sa mga manus, sa mga tao o kaya sa sangkatauhan. So, wanazalnahu tanzila, ang pagpapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ha, unti-unti hanggat dumating siya sa nabuo ang the whole Quran sa loob ng 23 years. So ibig sabihin, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hindi yun the whole Quran na dumating o kaya napanaog ng Diyos dito sa mundong ito ng isang beses lang sa loob ng 23 years. Meron tafsir doon, sabi niya, no. Ganito yun, pinababa ng Allah, ha, ang Quran sa isang beses doon sa Baitul Mahmur. Ma'mur. Yani inipon doon sa Baitul Ma'mur, yani yung bahay nandoon sa kapangyarihan ng Allah kung saan nanggagaling ang pag-uutos sa doon sa Ma'mur na yun. Papunta dito sa Rasulullah. Papunta sa kalbir Rasul. Papunta sa Rasulullah. Ibig sabihin, galing sa Baitul Ma'mur, galing doon sa kapangyarihan ng Allah papunta sa Rasulullah, yun na yun ang 23 years. Yani, kung tingnan natin ang ayat, kung pag-aralan natin ay isang beses bumaba doon sa Baitul Ma'mur, isang beses lang, ha? At galing sa Baitul Ma'mur na yung magpagtawag Baitul Ma'mur, no? Ang Ma'mur ibig sabihin, yung kung saan lumalabas doon ang kautusan, no? Baitul Ma'mur yun. Papunta sa Rasulullah, papunta sa sugo ng Allah sa loob ng 23 years. Walang problema yun. Ibig sabihin doon, walang contradiction sa ayat na yun. Kailan na panaog ang Quran? Yun. Ha? Shahru Ramadan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul bani, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum. Kailan na panaog ang Quranul Karim? Ha? Sa panahon ng ano? Ha? Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ha? Sa buwan ng Ramadan. Ilang buwan na lang ngayon darating ang Ramadan? Tatlo na lang siguro, no? Tatlong buwan na lang. May 26 or 27, ha? Ang first ng ng Ramadan. So mag-ready na kayo, no? Inshallah, mag-ready na kayo. So sabi ng Allah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Yung sinasabi natin na Laylatul Qadar, nasa loob yan ng buwan ng Ramadan. Nasa loob yan ng buwan ng Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, napanaog ng Diyos ang fihi, sa Ramadan na yan ang Quran, napanaog ng Quran ng Allah ang Ramadan na yan ang Quran na yan sa Ramadan. Yani ibig sabihin, buwan ng fihi al-baraka, yani nandiyan ang yung blessings ng Allah. Yani hindi basta-basta, ha, kung ordinaryong days o kaya ordinaryong buwan na napanaog ng Allah ang Quran. Dahil ang Quran ano yun, salita yun ng Allah. So, ha, la ya'tihil batil. Ang Quran na yan, hindi gaya ng Biblia ng New King James Version o kaya Gospel of Barnabas. Iba-iba, no? Iba-iba. Every 10 years, nag-iiba-iba, ha? Inaano yun? Anong tawag doon? Ini-edit ng mga ng mga bishop ang na yun hanggat sabihin niya, ito hindi pwede. Tanggalin natin ngayon. Dahil new order, ha? Di ba? Ngayon, sabi ni Pope Francis, sabi niya, Islam is not, ang Islam is peace. Islam is not, terrorism.
Diba? Noon yun, sabi nila, ang Islam daw ay terrorist. Diba? Pero ngayon, naging naman ganun. So, nag-iiba-iba yun, no? Pero ang Quran, hindi. Napanaog ng Allah, buo yun sa Ramadan, sa buwan ng Ramadan, unzila fil Quran, sa hari Ramadan, alladhi unzila fil Quran. Ano, bakit ba pinanaog ng Quran? Hudan linnas, ha? Para magiging patnubay sa mga sangkatauhan, ha? Wabayyinatin minal huda wal furqan. At ang nasa loob ng Quran na yan ay nandiyan ang patnubay na kung saan ay mapapatwid ang landas ng sangkatauhan kung sino man ang sumunod sa kanya. Kung sino man ang gustong tumalima, ha, sa katuruan ng Quran na yan ay ano, mapapatwid ang kanyang landas at mapapasama siya sa mga taong matutuwid. Di ba? Masasama siya sa mga taong naniniwala sa kaisahan ng Allah. So, bayinati minal huda wal furqan. Ang Quran na yan ay, yuparriku baynal bati wal, baynal haqqi wal batir. Yani, isiseparate ng Allah, ha, ang kung ang batil ay hindi maano ha mahaluan ng ano, ang katotohanan ay hindi nahaluan ng ano ng falsehood. Yani ang katotohanan hindi mahaluan ng ano ng mga ano pang-aapi. Ang katotohanan ay nasa tamang landas. Ang katotohanan ay nasa loob ng Quranul Karim. So yun. Ibig sabihin doon ang Quran na napanaog sa Ramadan. Bakit pa paano natin malalaman ang Quran ay napanaog sa Sahur Ramadan? Una yun, no? Pangalawa, ang sinabi ng Allah sa suratul suratul Ha'mim or suratul Dukhan. Suratul Dukhan number 3. Suratul Dukhan number 3, sabi ng Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, Ha-Mim, Suratul Dukhan, number 6, no? Number 3, 4, 5, 6. Sabi ng Allah, ang wal-kitabil mubin, ang aklat ng Allah Subhanahu wa ta'ala nandiyan, maliwanag. Maliwanag ang katuruan nasa ilalim ng Quranul Karim. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Ha? Napanaog namin ang Quran na yan fi laylatin sa gabi ng ano? Ha, ano baraka? Yani anong baraka? Yani sa gabi na ano yan? Yani fihi ano yan? Ha? Biyaya, no? Nandiyan ang punong-puno ng biyaya, no? Tanging napanaog namin ang Quran na yan doon sa isang gabi kung saan puno-puno siya ng ano ng biyaya ng gagaling sa Allah Subhanahu wa ta'ala. So ano pa? Ano pa? Sa gabi yan, sa gabing yan, no? Yung Laylatul Mubaraka. Ibig sabihin ng Laylatul Mubaraka, yun ang Laylatul Qadar. Yani aya ano yan? Gabi ng ano ng destiny o kaya kapasiyahan. Okay? Kailan yun yung gabi ng kapasiyahan? Kailan natin malalaman? Ha? Sa Sahur Ramadan, 'di ba? Naka siya? Bumaba siya sa buwan ng Ramadan, ang Laylatul Qadar at ang Laylatul yani Mubaraka sa ano sa Ramadan, buwan ng Ramadan, wala sa ibang buwan. Hindi sa Rajab, hindi sa sa Dhulhajj, pero sa ano sa Ramadan kung saan ang lahat ay nagsasakripisyo para linisin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng ano ng pag-ayuno sa pag-fasting, di ba? Dahil kung fasting ka ano, malinis ang iyong katawan. Ibig sabihin doon, punong-puno ang spirit ng iyong katawan. Doon bumaba ang Quran. At hindi naman sa kahit anong araw, doon pa naman sa Laylatul Qadar. Laylatul ng ano, araw na gabi ng ano kapasayahan. So,
Ano ba ang kahalagan sa Laylatul Qadar na yan? Yani gabi ng ano ng kapasiyahan. Okay? Gabi ng kapasiyahan. Ito makinig kayo sa Suratul Dukhan number 4, no? Suratul Dukhan number 4, ano ang sinabi ng Allah? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ha? Bakit sinabi natin araw o gabi ng kapasiyahan? Bakit? Dahil sinabi ng Quran, Suratul Dukhan number 4, sabi ng Allah, ha? Fiha. Sa gabing yan, sa Ramadan, pero hindi lahat ng Ramadan, ha? Sa Laylatul Qadar. Laylatul Qadar lang. Ano ang Laylatul Qadar? Ilang gabi yan? Anong ilan na ang Ramadan? Yani, sa gabi ng 19, 21, 21 at saka 23. Yan ang Layalil Qadri. Yan ang sinasabi nating Laylatul Qadar. Pero ang Laylatul Qadar isa lang. Hindi layali ang sinabi ng ano ng Quran. Layla. Ibig sabihin isang gabi lang. Out of the three, although mayroong hadith, the last 10 nights of the Ramadan is intended for that. Sinabi nila, ha? Binilang nila ano yan? Laylatul Qadr. Yani Layalul Qadr. Pero out of these 10 nights, tatlo lang ang pinakamahalaga. At yun ang 19, 21, huwag ninyong kalimutan, 23. Okay. Ano ba ang 19? 21 ang 23 na yan. Ang 19, diyan, Imam Ali was stabbed to death. Ha? Naano siya? Ano yan? Tinaga siya ng isang sahabat kung saan nabigyan ng pera. Ha? Ayun. Nabigyan ng maraming pera. So, ang Imam Ali ay ano? Tinaga niya ng kris. Ano yan? Sword, no? Kris. So, sa ano? Sa ilal, sa loob ng masjid. Sa Salatul Fajri. Ha? Sa Fajr. Bukang liwayway. Doon sa 19. So, 19 siya ano? Tinaga. Nasahid na martir ang Imam Ali, ha, after 2 days. Yani 21. Ang 23, ha, alam mo itong 19, lahat ng ano, tanazzalu alayhi al-malaika. Tanazzalu alayhi al-malaika. Yan ang sinasabi ng Quran sa araw na sa gabing 'yan, ha, bumaba ang lahat ng mga anghel kasama na ang Ruhul Amin, ang Gabriel. Bumaba. Dahil ano? Dahil nataga ang unang-unang tagapagtanggol ng Islam, ha, after Rasulullah. Ang tagapagtanggol ng Rasulullah sa kapanahonan nila ay walang iba ang Imam Ali. Hindi tumatakbo sa ano, hindi tumatalikod sa gera, hindi. Pero ang lahat ng sahabat ay, ha, kung minsan, ha, yun, ano yan, run for their death, no? Nag-escape dahil ayaw mamatay. Ha, Imam Ali lang ang sinabi ng Rasulullah kailan man na hindi tumalikod sa giyera. Ha, okay? At siya ang first imam ng Ahlul Bayt at napangasawa ng Fatimatuz Zahra sallallahu alayhi. So 19, no? 21 namatay, nasahid, 23 ayun. Nasaan na? So sinabi nila, out of these three nights, one of that night is considered as Laylatul Qadr. Yun na yun ang Laylatul Qadr. Out of these three days, ha, yun ang sinasabi natin na mahigit pa sa ano? Mahigit pa sa 1,000 buwan. 1,000 buwan. Ibig sabihin, kung sa three nights na ito, ang ginagawa ng mga Muslim ay hindi sila natutulog. The whole night. Ha, dahil may nagle-lectures tungkol sa fadila benefits ng Imam Ali, kung sino ang Imam Ali, hanggat sa siya ay ma-shahid sa gabing yan. At kung minsan nagbabasa ng Quran o kaya tinatapos ang the whole Quran sa pagbabasa. Ayun, yun ang gawin ninyo inshallah, malapit na yun. At huwag ninyo kaming kalimutan sa inyong dua, no? Kailangan natin yun. Nasanay, bigyan pa tayo ng pagkakataon mabuhay at, ha,
hindi tayo maalis sa patnubay ng Allah. So yun, sinabi ng Allah, Laylatu, yung gabing yun, isang gabi sa three nights na yan ay yupraku fiha kul amrin hakim. Sabi niya, sabi ng Allahu subhanahu wa ta'ala, fiha yupraku. Ang ibig sabihin ng yupraku, kul amrin hakim, ila sanatin. Sabi niya, yupraku fiha, yani, hihiwalayin na ng Allah ang lahat ng kung ano ang mangyayari sa iyo sa ilalim ng one year na yan. Yuhdathu fiha ajal, sabi niya, ang mangyayari dyan ay gagawin ng Allah, ha? Ang mangyayari sa iyo sa isang taon, ha? Kagaya ng ano, kamatayan o buhay o mga ano, yung ano, kung ano ang mangyayari sa mundo ay nakalaan na, ha, nakatakda sa ano na yan, sa ilalim ng gabi na yan, sa one night na yan ay papa ano, ikaw mismo ang ano, kung ano man ang gustuhin mo, yun ang isusulat sa iyo. Kaya nga tatlong gabi yun, no? Tatlong gabi. Ang 19, ang pagtawag doon Laylatut Takdir. Araw ng gabi ng ano, kapasiyahan. Ibig sabihin, ano ba ang gusto mo mangyayari sa ilalim ng one year na yan? Yani, from that 19 to another 19 ng Ramadan sa susunod na taon. Ano ang gusto mo? So, ililista mo na lahat ang gusto mo mangyari sa iyong buhay. Ililista mo, no? Laylatut Takdir. Tatlong gabi man yun, no? Ang una, 19 is considered as Laylatul Takdir. Yani, araw ng pagpapasiya. Ano ang gusto kong mangyari sa aking buhay? Ang pangalawang gabi, which is 21, Laylatul Ibram. Yani, saan ang priority sa iyo? Ano ang priority sa iyo? Yani, Ya Allah, kung mayroon akong gustong mangyari sa aking buhay na 100, unahin mo muna ito. Ha? Yuparik, yani, ano yan? Ano yan? Ipa-prioritize mo kung ano ang mangyari sa ano. Yan ibig sabihin doon, ipa-prioritize ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang mangyari sa mundong ito sa iyo, sa lugar na yan, ha? Galing sa kamatayan o kaya buhay, ano ang mangyari sa lahat-lahat ng kinakailangan ng sangkatawan ay, ha? Magkakaroon sa gabing yon. Isusulat na ng Allah. Ayun ang pangalawa, no? Ibram. Yani, yufarraku bainal ajali wal hayat. Yani. Ang pangapat, which, ang pangatlo ay, yun ang Laylatul Imla. Laylatul Imla, ibig sabihin ng Imla, yani, kung halimbawa, kung bagay, nag-apply ka, no? Kung a-approvean na lang ng kuan, yung head, sabi niya, okay. Ito ang ano ko, a-approvean ko na ngayon. Imla yani signature. Yani Laylatul Khatmil, ano, khair. Yani ang pangatlong gabi na hindi tayo natutulog sa 23 ng Ramadan ay yun ang gabi kung saan, ha, a-approvean na ng Allah kung anuman ang kahilingan mo sa kanya. Yun ang Laylatul Qadar. Ibig sabihin ng Laylatul Qadar, yani ikaw mismo ang ano, hindi ibang tao ang magdikte sa iyo, ano bang gusto ko? Ha? Hindi, ikaw mismo sa pamamagitan ng iyong paggawa ng kabutihan. Ha? Kaya nga, sa Ramadan na yan, magsikap talaga tayo na makukuha natin ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala at papapatnubayan tayo sa lahat ng ating sa lahat ng ating buhay, sa buhay natin. At palayuin sa atin lahat ang ikakasama sa ating, sa pamilya natin, sa ating buhay, at saka makukuha natin ang pagmamahal ng Diyos at saka ang Rasulullah. Yun ang ibig sabihin ng Laylatul Qadar. So, Al-Qadar, ibig sabihin ng Rasulullah, yan, lubusin mo na ngayon ang pag-ibada, ha? Ang pagdarasal, ha? Ang pagdarasal hindi ibig sabihin kahit halimbawa gayo, no? Ang iba niya ano yung nagtaga yung trabaho nila sa pagluluto. Kahit nagluluto ka, dahil ang isipan mo hindi naman nagluluto, ha? Ang isipan natin ay lumilipad, ha? Gumagawa ang kamay ang nandoon sa Diyos. Ya Allah,
alisin mo naman sa ganitong trabaho. Ha? Ha? Ay, alisin mo ang ganitong trabaho, ibigay mo sa akin ang yan yung medyo mas mabuti pa rito. Ganon yun, di ba? Ikaw ang mag-design kung ano ang gusto mo sa loob ng isang taon. At huwag ninyong kalimutan, ha, dapat makinabang tayo sa Ramadan na darating na ito. Huwag lang kayong magpuasa, no? Mag-fasting. Just to halimbawa, baka sabihin niya, magiging sexy na ako, no? Dahil medyo mataba, ayun magpuasa ka, mag-fasting ka. Hindi yun. Ano ang benefits ng fasting? Malaki yun. Malaki. Dahil ang anong kurubatan ilallah, ang gusto natin mangyari ay makakapasok tayo at makakalapit sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ang pawaid, ano ang makukuha natin sa suratul Qad kung babasahin natin? Siguro wala nang wakto, wala nang panahon, no? Pero isa lang ang anuhin ko sa inyo, no? Una ay sabi ng Imam Ali alayhis salam, ayyuma mu'minin kara fi wudhu'ihi. Sino marunong sa inyo makabdas? Ha? Sabi ng Imam Ali alayhis salam, ay Imam Ridha alayhis salam, kung sino man sa inyo ang mag-udo, mag-abdas, at pagkatapos ng kanyang pag-abdas, babasahin niya ang inna anzalnahu fi lailatul qadr, kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuhu. Sabi ng Imam Ridha, kung binasa mo ang inna anzalnahu fi lailatul qadr, yani suratul qadr, pagkatapos na mag-udo ka, mag-abdas ka, mag-ablosyon, ha? Binasa mo yun, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiri, hanggat sa katapusan. Sabi ng Imam Ridha, kharaja min dhunubihi, ha, makakalabas ka, mawawala ang iyong kasalanan, kagaya ng para kang ano, bagong kapanganak lamang, bagong panganak, yan wala kang ano, kahit gaano karami, ha, kung binabasa natin yun. At pangalawa, sabi ng Imam Ali naman alayhis salam, sabi niya, ang prayer natin ay hindi magiging zakat, yani hindi magiging malinis, hindi magiging kumpleto kung hindi natin binabasa ang inna anzalnahu fi lailatul qadr sa isa, sa first rakaat, at kul huwallahu ahad naman ang pangalawa. Kul huwallahu ahad naman ang pangalawang babasahin natin sa prayer natin. So sabi niya, una, mawawala ang yung kaparusahan, ang yung kasalanan. Pangalawa, magiging kumpleto ang reward, ang gantimpala ng iyong prayer, malilinis kahit nagkamali ka man sa pagbabasa o may kudigo ka ganyan, ha? May kudigo ka ganyan, binabasa yung bagong yakap pa, no? Kung sa sino 'yan, ha? Mayroon ako lang kita na bit-bit yung ano, Bismillahirrahmanirrahim, nag-pre-pray yun. Hindi, walang problema yun. Pwede yun. Ha? Para maging ano, basta isulat ninyo ang suratul Qadr, 5 verses lang naman. Kahit binabasahi, kahit hindi pa ma-memorize, basahin lang yun. Ha? At isusunod ang kul huwallahu ahad, magiging kumpleto, perfect ang gantimpala ng prayer. Inshallah. Okay? At ang inna anzalnahu fi lailatul qadr, suratul qadr yani, kung halimbawa gusto ninyo magbisita sa mga kubur, sa mga ano yan, cemetery, no? Puntod ng inyong mga parents, gamitin ninyo itong kamay, no? Ganyan. Sa puntod ng iyong ano, iyan mo lang sa lupa, ha? Basahan mo ng 7 times, inna anzalnahu fi lailatul qadr, at sabi niya, yu'aminu min faza'il akbar. Sabi ng Rasulullah, masisave ang ano na yan, yung ano na, yung binasa mo ng inanzal na sa araw ng paghahatol doon sa ano, faza'il akbar, yung kinakatukatan ng mga ano, ng mga tao. Ilagay mo lang ang kamay mo, ha? Doon. Bismillahirrahmanirrahim, inanzalnahu ila akhirih, 7 times. Okay? Okay. Ang pangapat ay sa itong prayer ng asar, no? Yung as, suratul as. Kung sino man ang makapasa ng inna anzalnahu fi lailatul qadr, 10 times naman. Ang lahat ng gantimpal, ang lahat ng reward
ng lahat ng mukmin sa buong mundo, ha, ay makukuha mo. Ay you will be entitled to the rewards. Ilang billion Muslim ngayon? Ha, 1 billion. Yani kung isang billion na yun, 500 million ang nag-pray, ha? Ang gantimpala sa kanila, ang reward sa kanilang prayer ay ano, makukuha mo rin kasali ka roon. Madali lang, no? Ha? Kala natin mahirap ang ano, yung reward makukuha natin, ha? Isa 'yan sa ano, pagmamahal ng Allah sa atin. Dahil ang tao ay tao. Marami tayo, kung minsan marami tayong kasalanan. So, para maging makompensate, no? To compensate our sins, no? Para at least gagana ng ating ano, kaparusahan ang mga kasalanan natin, ay marami tayong ginagawa, pinapagawa sa atin ng Islam para ano, gagaan ang ating paghatol. Diba? Suratul Qadr. At ang Suratul Qadr na yan, ang last ay para sa Imam Hussein alayhis salam. Konektado yan sa Imam Hussein alayhis salam. Okay? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ibig sabihin doon, konektado ka. Ano yan? Ang pag-ari yan ng Imam Hussein. Ibig sabihin, parang bonus yan sa kanya. So as if you are connected with Imam Hussein alayhis salam. Isa. Pangalawa, no? Ngayon, sabihin natin na bumababa ang mga angels, no? Sa dito sa mundo. Anong dadalhin nila? Yung mensahe sa panahon ng Rasulullah. Eh wala ng Rasul. Tapos ng Quran. Ha? Ang Imam Ali nanon rin, ilang taon na yun na sahid, no? Wala na yun. So, sino ngayon ang bakit darating pa naman? Darating ba ngayon ang kuan, ang mga anghel dito sa mundo? Bababa pa rin ba sila? Ha? Yes. Dahil ang ginamit ay mudari. Ha? Tatanazzalu alayhimul malaika. Ibig sabihin doon, continue ang pagbaba ng mga anghel na yon at ang ruhul amin. Papunta saan? Papunta sa imam itong sa kapanahonan natin. Yan, ibig sabihin doon, ang lahat ng ginagawa natin ay, ha, isusumbong. O kaya ano yan? Ipapasa sa imam natin ngayon. Sino ang imam, imam natin ngayon? Ha? Ang 12 imam, apo ng Rasulullah pang 12. Yani 12 generation ng progeny ng Prophet Muhammad. At yun ang ano, ang Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi, ang Imam al-Zaman. Lahat ng Muslim, Sunni man o hindi Sunni, Shia man o hindi Shia, ang lahat ay dahil ang mundo ay hindi mananatiling mundo, ha, mawawasak ang mundo kung walang ano, walang imam na adil. Yani nandoon sa kanya ang ano, yung katarungan. Imam adil ay yun ang imam na nanggagaling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para ipanggol ang Islam natin inshallah Subhanahu wa Ta'ala. At yun ang Imam Az-Zaman. Ha? Apo yun ng Hazrat Fatimatuz Zahra sallallahu alaiha. At dito nagtatapos inshallah. Kung meron kayong tanong, inshallah wala naman siguro, hindi naman nagmamadali. Ha? Okay, alhamdulillah. Walhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.